Parehas lamang umano ang komplikasyon o adverse reaction ng CoronaVac at AstraZeneca. Ito ang inilabas na presentasyon ng Food and Drugs Administration o FDA. Out of 240,297 na nabakunahan sa bansa na bahagi ng Medical COVID-19 Response Unit mula noong March 1 hanggang alas 6 ng gabi ng March 17, nasa 7,469 ang kabuuang nabakunahan na nagkaroon ng adverse reaction. Hindi nagkakalayo ang numero ng mga nabakunahang nagsabing nakaramdam ng komplikasyon mula sa bakuna ng AstraZeneca at Sinovac. Katisalalamunan o pag-ubo, pagkahilo ang karamihang naramdaman ng mga nabakunahan ng Sinovac. Chest discomfort, fatigue, gayon na rin ang pagkahilo at ubo ang mayorya naman ng mga naturukan ng AstraZeneca vaccine. Ayon kay FDA Chief Eric Domingo, under assessment pa ng National Adverse Events Following Immunization Committee ang isang napaulat na medical frontliner na nasuwi na tinurukan naman ng Sinovac. Sa datos ng impormasyong ito, nilinaw naman sa CLTV News ni Dr. Montserrat Chichoco, ang Medical Center Chief ng Jose Binlingad Memorial General Hospital na sa pag-roll out ng vaccination program sa Pampanga na hindi taga Central Luzon ang nasawi at wala ring pagkakaiba ang adverse reaction na naramdaman ng kanilang nabakunahan sa Sinovac. Oo naman, mga lagnat-lagnat, ganun lang naman siya. Ang kaming adverse, walang matinding adverse effects sa amin ha, based on our experience. Sa first wave ng immunization program sa Sinovac, nasa higit 1,800 na umano ang nabakunahan. Halos 80% sa kabuuang higit 2,000 personnel na naisama sa master list ayon kay Dr. Chichoco. Kasi di ba JBL is a referral hospital, so dapat 100% ng tao kung mapakunahan yan. Yeah. Kaya lang, may iba kasi may comorbid, yung iba ayaw talaga magpapakuna. So hindi ko ma-achieve yung 100%. Most likely nasa 95%. 19 to 95. Suwabe rin umano ang pag-roll out ng bakuna sa vaccination center na itinalaga sa Pampanga. Sa nakalipas na 2 linggo, nakita umano nila ang turnaround time sa kada vaccination cell ng probinsya. Sa JBL, on the average, nasa 600. Oo. Tapos sa Brett Sigeo, nasa around 400. So in overall, combination ng JBL sa Brett Sigeo, 1,000 on the average. Halos 51 COVID referral private hospital na kabilang na rito ay ang Angeles City sa mga medical COVID-19 response unit ang kanilang nabakunahan. For all, kasama, kasi nung first job namin ng Sinovac, sinali na namin sinamin namin ang Angeles. Alam mo, we have a total of more than 50 hospitals talaga. Sa nakuhang impormasyon ng news team sa tanggapan ng Vaccination Chief Task Force ng Pampanga na si Attorney Charlie Chua, 4,000 doses ng Sinovac at 5,130 doses ng AstraZeneca ang naipagkaloob sa probinsya ng Pampanga. Target namang matapos sa March 19 ang pagbabakuna sa 2 tumatayong vaccination center ng Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News.